Dahil isang buwan kaming walang pasok, naisip kong bisitahin yung YouTube channel ko. Pinanood ko yung video ko tungkol sa string art at nakita ko yung mga comments ng mga tao sa video ko. Nakalagay pa man din sa title ko na How to Create, pero di ko naman pinakita na mas madaling proseso. Kaya ngayon, i-recreate natin yung string art video. Let's go! Para maayos na masagawa tong project na to, kailangan natin ng dalawang bagay. Una, nireuse na lang namin yung dating board at yung mga pako sa previous project ko. Search nyo na lang sa marketplace yung round board, circular board, at sa mga pako naman kayo na bahala ron. Pangalawa, kailangan nyo rin ng mga bagay na to. Sikap, determinasyon, tiyaga, at higit sa lahat, pasensya. Hey, okay lang yan. Pause lang saglit. Ito si Derek, yung cameraman ko ngayon, at isa sa pinakasolid na tropa ko, kaya kung may marireto kayo rito, comment nyo lang. Habang naglalakad kami sa Bolivar, maraming street foods doon, kaya natakam ako. Inalo ko si Derek ng baga kaso ayaw niya. Gusto niya daw yung Pinay na sobrang fine. Bukod sa bumili na kami ng sinulid, may magandang sound drip din sila Atik. Nag-bounce na kami pa uwi. Kung hindi niyo pa napansin kanina, ang gagawin naming string art ay si Liza. Ay, mali ba? Si Lisa raw pala, si Lisa raw ng Blackpink. Para malaman nyo kung ano yung ilalagay nyo sa number of pins, i-check nyo muna yung board nyo at ilang yung pakong nalagay nyo at ayun yung ilalagay nyo sa number of pins. Umabot ako ng 252 na pako, kaya naman ayun yung nilagay ko sa number of pins. Para naman sa number of lines, ayan nyo lang ilagay dito yung 3,000. At sa line weight naman, ay ilagay nyo lang ay 20. After natin ilagay yun, kukunin na natin yung image na gusto natin i-render, which sa case namin is si Lisa. At habang umaandar tong simulation, makikita nyo in real time yung kakalabasan na output na magiging string art nyo. So after namin malipat yung coordinate sa word, pumunta na agad kami sa paprintan. At konting kembot lang, nakapunta na nga kami sa paprintan at makikita nyo dito yung kapugian ni Derek. After namin magpaprint, kinukulit ko lang si Derek kanina. Derek! 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 Eh, Derek yan. Baka Derek yan. Baka Derek yan. After namin planuhin yung project at mabili yung mga materials, nagpahinga na kami para sa day 1. Tol! Par! Lising na, par! Par! Ano, pre? Lising na, day 2 na! Ano sa pub? Ay, alas 4 na! Oo nga, alas 4 na! Sige pre, lang sa pre. Patay mo na yan! Ito na pre, alatang scripted naman to. Gago! Scripted? Tama hindi, okay na yun. Gago ka, pangit mo kasi umakting eh! Okay na yun, par! Sabi mo, kento mo yan. Nag-alarm ako ng 4:30 AM para maaga akong masimulan yung string art. Pero bago yon, nag-unat muna ako at uminom ng kape sa rooftop. After ko magmuni-muni at maubos yung kape, bumaba na ako para kumain at manood ng kung ano-anong series. Ginanahan ako ngayong araw, ramdam na ramdam ko yung energy sa kamay ko para ipagpatuloy ulit yung string art. Kaya naman after ko kumain, sinimulan ko na agad. Coming, yeah, you nearly lost conscience of your own soul. You couldn't see it coming, you were heading in reverse down a wrong road. You couldn't see it coming, nearly gave up. Dahil pagod na ako sa day 2, papahinga na muna tayo. Let's go. Para naman sa day 4, dahil tinatamad ako at buryong-buryo ako, inaya ko yung mga friends ko para pumunta para tumambay at syempre mag-take na rin ng photos.
Ay muna kayo sa vlog natin. Making coffee just for one. Ina yun? And eating breakfast all alone. Ito, tignan mo. Uy, gago! Oh. Uy, gago! Ang season yung part, ang I'm never running behind. Makikita nyo sa clip na to na tinutulungan na ako ni Direk tsaka ng mga kaklase ko kasi nga tinatamad na talaga ako. Habang iniikot ni Direk yung sinulid, si leader naman nagsasabi kung ano yung coordinates. Ayun, puro ganun lang ginawa namin, nagkwentuhan, tapang ginagawa yun, tas after nun, nagbounce sila pa uwi. Day 5, 6, or 7? Hindi ko alam, basta natambakan ako ng maraming gawain. Naganap ng pag-OJT yan, nagpakulay ng buhok, kumuha ng passport, kumain sa labas. Pero after nun, desidido na akong tapusin to. Ilang lines na lang ang kailangan ko para matapos to kaya buo na yung loob kong ayusin to. Naglive rin ako kanina para si Pagin ako gumawa at may makausap habang gumagawa. Kaso, ayun, wala namang nanood. Pero okay lang, at least natapos na natin siya ngayon. So ayun, after ng ilang days ng pagod, ng maraming ginawa, ito na siya ngayon guys. So ayun guys, natapos na natin siya. Cheers! Ulit, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga tumulong sa akin. Kung nag-enjoy kayo sa video na talagang nagagawin. Peace!